So, kahapon, napag-usapan natin yung bagong istasyon ni Mike Abe. Ano, may nag-comment kasi na isa doon, ang sabi, ang title ko daw ay bagong istasyon, pero wala naman daw akong binanggit na istasyon. So, paglilinaw, nandun kasi sa loob na eh, ang konteksto na yung sinabi ko doon na marahil ay sinusundan ni Mike Abe yung tahak na tinatahak nila Thinking Pinoy, Christian Isguerra, ni Katonying, na nandun na sila sa istasyon ng YouTube. So basically, sila ay nagsarili. Wala na silang boss, wala na silang pinafollow na mga protocol or guidelines. So basically, meron na silang sariling istasyon. At maganda talaga ang dulot ng YouTube ngayon at ng Facebook page, kasi pwede ka na rin magkaroon ng sarili mong pagkakakitaan or sarili mong trabaho na ikaw mismo ang boss, kasi ikaw mismo yung director, ikaw yung mamimili ng content mo, ng mga sasabihin mo. Ngayon naman ay pag-uusapan natin si Pastor Kibuloy, kasi kung mapapansin ninyo, ano, marami na rin ang mga nag-subscribe ay nagko-comment na na-unsubscribe nila yung SMNI, na galit din kay Pastor Kibuloy. At nakita ko dito, ano, na talagang maraming following na sumunod kay Mike Abe nung siya'y umalis. And I think at the same thing nang nangyari doon kay Katonying nung umalis sa ABS-CBN, maraming sumunod. Christian Isguerra nung umalis sa ABS-CBN, marami ding sumunod. Thinking po na yun, nung umalis sa SMNI, marami ding sumunod. Dito mo makikita na magagaling itong mga tao. Magagaling sila eh, kung paano nila imumold yung mga following nila, na hindi sila yung talagang, makikita mo na ipapakita nila na hindi sila yung may mali. Kumbaga, it's not their loss. Parang ganun. So, on a perspective naman ni Pastor Kibuloy, doon sa mga galit kay Pastor Kibuloy, tama din naman na talaga nga naman, marami kasi dyan yung mga boss, yung mga pangulo, mga leader, mga politiko na talagang dahil hawak nila itong power na ito, hawak nila yung position na ito, namimihasa. Marami talaga dyan, talagang namimihasa na gusto nila ganito, gusto nila ganyan. So dumating sa punto na itong si Mike Abe, gaya ng sinabi ko na, accumulated itong pag-walkout niya. Hindi lang itong araw na to na dahil napahiya siya mismo sa live na to or sa usapin nila na to, kaya siya nag-walkout. I do believe na talagang ito ay meron pa mga nangyari in the past na siguro in the past hindi live. Eh, ngayon naging live na, so nationwide nakita yan na napahiya siya. So ako rin naman, no, titignan mo kasi yung SMNI na yaman din lang na marami kayong nag-unsubscribe sa SMNI. Ito naman kasi yung matagal ko nang sinasabi, observation dito sa SMNI, na talagang meron talagang pinapanigan at may leaning ito. Kumbaga, kung sino yung gusto nilang i-project, sino yung gusto nilang i-portray, yun na lang. When it's unfair, no, para dun sa ibang mga mainstream media na sila ay walang pinapanigan. Oh, sabi nila bias yung ABS, bias yung GMA, pero hindi mo kasi makikitaan yung mga istasyon na yun na meron silang kandidato na talagang dineclare nila na ito yung kandidato natin. Pero itong SMNI kasi, matatanda ninyo yung pinag-pray over ni Pastor Kibuloy si Inday Sara, na sinabi niya na sinusuportahan niya yung team ng Uni Team. So, kasama sa Uni Team ay si BBM. So, doon mo pala makikita na dinideclare niya na meron na siyang manok. And of course, nung time ng kampanya na yun, lahat kayo magkakasama, lahat kayo magkakakampi. Pare-pares kayo ng argumento, pare-pares kayo ng mga statements. Dahil iisa nga yung inyong manok. Ngayon, natapos na yung eleksyon at may kanya-kanya ng mga interest na yung mga hinahabol ninyo. Ayan, nagkakaaway-away na kayo. Nakita nyo naman. Ngayon, inaaway ni Maharlika si Attorney Trixie.
dahil nga dito sa kampi-kampi, yung isa kampi kay Doc Yumol, yung isa kinundina na ganito ganyan, nag-aaway Maharlika at Tipi. Ngayon naman hindi maganda yung batuhan nila yun, si Pastor Kibulet saka si Mike Abe. So makikita mo dito na somehow realidad na magkakasama kayo ngayon, but eventually later on magkakaaway din kayo dahil meron kayong pinapasok na interest dito. Kasi kung ang ipinaglalaban mo ay yung interest mo at ganun din sa kabila, talagang magsasalungat kayo at magsasalubong kayo sa gitna. Alam nyo naman, di ba? May mga nagsasabi, si Pastor Kibuloy, paano namin paniniwalaan yan? May kaso yan. Di ba? Ngayon, ibinabalik ninyo. Yung mga kumampi, sumunod kay Mike Abe, di ba, binabalik ninyo yon? Paano kami maniniwala dyan? May kaso siya, di ba? Pero nung araw, nung kampanya na magkakampi kayo, baliwala yun sa inyo. Lahat kayo, sinuportahan nyo siya, pati yung SMNI, na kahit alam nyo naman na meron talagang obvious na leaning na kandidato, pinagtatanggol ninyo. Pero ngayon, dahil nagkaroon na ng division, Mike Abe, Pastor Kibuloy. So, merong kakampi kay Pastor Kibuloy, merong kakampi kay Mike Abe. So, lahat ng mga hindi nyo nakikita or pinili nyong hindi tignan nung panahon ng kampanya kay Pastor Kibuloy, ngayon, nilalabas na ninyo. Tinatanggal na ninyo yung peering ninyo na sinasabi ninyo na may outstanding warrant, may kaso sa Amerika. Tapos, ang gusto lang niya, yun lang ang masunod. Porke ba boss siya? Porke ba ganito? Which is, tama naman kayo. Yan yung sinasabi namin nung araw na, syempre, kung ikaw ba naman, magpipirish ka. Tapos, meron kang parang yung moral torpitude na guilty ka of what you are preaching. Hindi mo, wala kang karapatan na mag-preach ng ganon. No? Hindi tama or hindi bagay para sa'yo na maging pastor na ganyan. And at the same time kasi, di ba, ngayon, kung hindi lang sumikat itong SMNI na ito, baka hanggang ngayon patuloy pa rin yung mga pahayag niya na stop, patitigilin yung Lindol, meron siyang susi sa heaven, di ba? Kung ano nung mga unbelievable na na siya ay appointed son, siya yung only son, kaya niyang patigilin yung bagyo, yung Lindol, para lang makakuha, makagain ng yung popularity na maniwala yung tao sa kanya. So ngayon, nung pumasok na itong SMNI, nagkaroon na siya ng another sources kung paano kumita ng pera. Ay, ipinasok na talaga at dito na nag-concentrate. Ngayon sasabihin, dapat objective tayo, huwag tayong subjective, dapat yung kapanipaniwala. Pero nung araw, yung mga sinasabi niya, hindi naman kapanipaniwala. So andun yung nagko-conflict yung mga sinasabi, di ba? I do believe na meron ding talagang malaking pagkukulang dito si Pastor Kibuloy, dahil makikita mo yung pagiging yung pagiging aggressive na ay dapat ito, ako dapat. So ito namang si Mike Abe talagang napuno. Dahilan upang sa inyo talagang kahit nakita nyo na malaking tao itong si Pastor Kibuloy, malaking mainstream media itong hawak niya, mas pinili pa rin ninyong sumama kay Mike Abe. Kasi nakita nyo yung sentiment ni Mike Abe na talagang namang inabuso siya. Gaya ng sabi ni Mike Abe, in the past 35 years ng kanyang panunungkulang bilang nasa broadcasting industry, ni minsan hindi siya tumanggap ng memo. So doon, pinapakita niya na talagang meron siyang disiplina. In contrast with Pastor Kibuloy na merong outstanding warrant at may kaso sa Amerika. So, malaki talaga. Malaki yung pagkukulang ni Pastor Kibuloy. But, yung pinaka-ano din natin, may pagkukulang din si Mike Abe dito na yung biglang pag-walk out, pwede naman siguro siyang graceful exit. Kasi, ang ginawa ni Mike Abe is sinunog na niya yung tulay . Malay natin, in the future, magkikita pa rin sila, baka pwede pa rin sila mag-usap, baka pwedeng maayos. Pero ang nangyari kasi kay Mike Abe, dahil siguro sa bugso ng kanyang damdamin na talagang sobrang napahiya siya online, sinunog na niya yung tulay na yung possibilities na mag-unite ulit sila. So yung unity, nabura na. So to end this,
may mali, talagang mali dito si Pastor Kibuloy, mali din dito si Mike Abe. So ngayon, mamimili na kayo kung saan kayong ano, kung saan na kayong kakampi, unsubscribe sa SMNI, support kay Mike Abe. Yung iba naman, ayaw na kay Mike Abe, unsubscribe kay Abe, support sa SMNI. So mamili na kayo. Ang tanong dito, asan yung unity natin?